Ang batang gustong maging pulis ata, tignan nyo naman gumawa ng paraan para lang masilip yung mga pulis na sumasayaw. Bago ang lahat mga mare, bago kami umalis sa pwesto mga mare, bali naglinis muna ako. Hindi naman ako lagi nagmamap dyan mga mare, pag nakita ko lang talagang madumi, saka lang ako nagmamap. Sobrang hirap talaga magmap mga mare, lalong-lalo na nakakangalay sa likod at saka nakakangalay din sa kamay. Sobrang saludo talaga ako sa mga naglilinis talaga mga mare, kasi sobrang hirap talaga ng trabahong ito. Kaya pag kayo mga mare, wag na wag kayo magkakalat sa kung saan-saan kasi mahirap talaga maglinis. Kaya yung mga pinagkainan natin, ilagay na lang natin sa tamang palalagyan mga mare at hindi natin ikalat-kalat yan para naman hindi sila mahirapan. Kahit sa ganung bagay mga mare, makatulong naman tayo sa mga naglilinis. Hindi ko alam kung bakit naisip ko maglinis yan mga mare kahit may ready ako ngayon. Tuloy sobrang sakit ng ulo ko nung natapos ako magmap dyan mga mare. Sobrang init pa naman din dyan mga mare. Ayoko din lang siguro maramdaman yung sakit ng ulo ko mga mare kaya dinaan ko na lang sa paglilinis. Ganito talaga ako pag dinadaanan ako mga mare, talagang sumasakit yung ulo ko at nagiging masungit talaga ako. Hindi ko nga alam mga mare, basta dinadaanan talaga ako, sobrang nagiging masungit ako, lalong-lalo na pag nakikita ko yung kinakasama ko, anak ng tokwa, nagagalit talaga ako. Ali, hindi pa kami umuwi dyan mga mare, kasi hihintayin pa namin yung sinusundo ng kinakasama ko. Ali, pumunta muna kami sa center mga mare habang hinihintay yung kinakasama ko at nakita naman ng anak ko yung mga pulis. Ito naman na nagzozomba sila mga mare, ayan, umakyat at gustong panuorin yung mga nagsasayaw. Pag-uwi nga namin dito sa bahay mga mare, nakita ko naman itong malunggay ang dami ng dahon. Huwag talaga ako ng paraan mga mare para makapagtanim lang ako ng malunggay dyan mga mare kasi wala talagang kalupa-lupa dyan. Talagang kumukuha pa ako ng lupa sa bahay para lang may pagtaniman ako mga mare. Kaya mga mare, may binili pala akong sitaw dyan kaya adubuhin ko na lang at hindi na ako bumili ng karne kasi wala akong pambili. Sobrang mahal naman kasi. 10 lang pala yung binili kong sitaw mga mare kasi kung dalawa lang naman kaming kakain at hindi naman kumakain yung anak ko. Bali, binalatan ko na yung sibuyas dyan at saka bawang mga mare kasi igigisa ko to at adubuhin ko. Tapos ko nakapagbala ng sibuyas mga mare, iniwa ko na din to at naghiwa na din ako ng bawang. Tila nga nilagay ko mga mare kasi kunti lang naman tong sitaw na lulutuin ko para lang naman sa aming dalawa. Baka kunti lang din naman makakain ko mga mare kasi nagluto ako ng merienda naming saging. Nagpaluto na naman kasi yung anak ko ng saging na gustong gusto niyang lutuin ko mga mare, yung nilalagyan ko siya ng gatas. Kaya yan, nagmerienda muna kami mga mare bago kami nag-dinner. Kunti na lang na naman ang kinain ko mga mare kasi sobrang nabusog na talaga ako sa saging na kinain ko. Hindi ko alam mga mare, sobrang hilig na din niya sa saging. Nung nagbubuntis kasi ako sa kanya mga mare, sobrang hilig ko talaga sa saging, yun yung lagi kong kinakain. Lagay na ako ng kawali mga mare at may dati nang lagay na mantika tapos ginasa ko na yung bawang at saka sibuyas. Pag-isa ng bawang at saka sibuyas, sinunod ko na din nilagay yung sitaw. Pagkalagay ko ng sitaw mga mare, bali tinimplahan ko na siya ng soy sauce at saka paminta tapos ibang may iba pang pampalasa. Nagdagan ko din ng tubig mga mare kasi sobrang ala ng pagkakalagay ko. Bumulo na mga mare, bali nilagyan ko na din ng suka, kaunting suka lang mga mare para hindi masyadong maasim. Nilagyan ko na din ng sugar mga mare pampabalanse ng lasa para naman hindi masyadong maalat. Tapos kung naluto yung adobong sito mga mare, sinunod ko naman niluto tong bechay. Lapit na kasi masira mga mare kaya yan, niluto ko na lang, ilalaga ko na lang siya tapos isasausaw natin sa bagoong. Wala na kasi akong ibang maiisip na luto dito mga mare at wala naman ng ibang mga sangkap dito sa bahay. Kung mayroon lang sanang stock na karne dito sa bahay mga mare, ilalauya ko sana yung bechay kaso nga lang wala kaming stock. Kaya ilalaga ko na lang siya mga mare at isasausaw na lang namin sa bagoong, pampadagdag lang naman sa ulam namin. Nakuluan ko lang yan mga mare kasi makunat siya pag hindi masyadong maluto. Kaya pagkatapos ko magkaluto mga mare, nakita ko yung anak ko tulog naman na pala. Kaya yan, di na siya nakakain kaya tinimplahan ko na lang siya ng didi para may laman yung tiyan niya. Yun lang.